Hey guys, this is Mark Cruz from Isuzu Taytay. Ngayon, nandito ako sa loob ng Isuzu Smoother. Yan. So, itong Isuzu Smoother is automated manual transmission, which is makakapag-drive ka nang hindi ka na gumagamit ng clutch. Gas pedal lang, or diesel pedal, at saka brake pedal. So, ganun siyang kadaling i-drive. Feels like automatic transmission. Pero syempre, yung gearing nito is based pa rin sa manual. Pero yung pag-shift niya ng gearing is automatic na. So, kaya automated manual transmission. Ang galing, di ba? So, napakadali niya i-drive, syempre. Sa mga driver na sanay sa automatic, eto, perfecto. Perfecto sa atin. Kasi ako, sanay din ako sa automatic. Yan. So, sa mga magtatanong kung ano yung mas malakas sa diesel, kasi depende yan sa driving habit. So, kung halimbawang tayo is nag-shift ng mataas na yung RPM, syempre, mas mataas yung RPM, mas malakas yung konsumo ng diesel. Once ang shifting natin is ganun, siyempre, mas malakas sa diesel. Pero kapag halimbawang nagkakaroon naman tayo ng mga perfect shifting, like yung mga magagaling na driver talaga, na kapag nag-shift talagang perfect, so doon, masasabi mong tipid talaga yun sa fuel. Pero itong Isuzu Smoother is perfect shifting to. Actually, computer na yung nag-shift sa kanya para sa gearing. So, ito is fuel efficient talaga siya. Kasi, syempre, perfect na yung shifting, di ba? Kaya, hindi ka na dadating sa point na ang taas-taas ang RPM mo bago ka mag-shift. Kumbaga, ito is nasa tamang RPM, mag-shift na siya. Di ba? So, perfect shifting, ibig sabihin, mas fuel efficient. Di ba? Yun, ayun yung explanation ko regarding dun sa kung sino yung mas malakas kumusumo. Kung itong automated manual transmission ba or yung manual transmission. So sa akin na yun, depende sa driver. Yan. So, tignan naman natin yung labas. Itong unit na to is 10 feet. Yung pinaka pwede mong ilagay na body. Siyempre, pwede dito yung utility van, drop side, aluminum van. So, pwede rin dito yung mga refrigerated van. Kung anong body yung kailangan ng kliyente, mapag-uusapan natin dyan. Applicable naman kahit anong body yung ilagay eh. Basta pwede, di ba? Basta fit. Yan, ito yung engine niya. Yung engine nito is 4JJ1. And then, ito yung transmission niya. Automated manual transmission. Kung mapupunan nyo, ito yung pinaka nagko-command sa kanya para sa perfect shifting. Yan, fuel tank. And then, ito yung gulong. Yan. So, actually, ito, poging-pogi na itong unit na ito eh. Yan, ito yung unit mismo, yung Isuzu Smoother. NLR 85, 10 feet. Yung pwedeng ilagay na body. Okay? So, sa mga magtatanong, actually, sa akin okay ito eh. Goods na goods ito eh. Ipapakita ko na lang din kung paano iangat yung pinaka cup niya. Siyempre, make sure na walang babagsak. Kaya ayan, binaba ko na yung mga possible pabulog kapag tinilt natin itong ulo. So, sa pag-tilt ng ulo ng pinaka NLR 85 is yan o, meron siyang mapupunan nyo. Parang push button na once na hindi siya naka properly nakababa, syempre, tutunog siya ng tutunog. So, para sa pag-angat nito is kailangan nyo lang yung lock, and then meron din siya dito na lock tsaka nyo iaangat. May iaangat nyo to. Yan o, may iaangat nyo to once na tinanggal nyo muna yung lock.
So dapat dito dalawang kamay talaga. Kaya eh, mahirap, mahirap kasi may hawak akong cellphone niya yun eh. Pero ang dalawang kamay lang, napakadali niyang iangat actually. Sobrang dali. Siguro ibibideo ko na lang siya next para makita niyo kung paano siya iangat. So ito yung Isuzu Smoother NLR85. Yan. 4x2, okay. So sa mga may tanong regarding dito sa unit na to, comment lang kayo below or PM nyo ako, hanapin nyo ako sa Facebook, yung Isuzu Mark Isuzu Cruz sa Facebook, okay. So ayan lang muna. Thank you for watching.